Okay, masaya ba kayo sa Panginoon? Alam niyo po ba, kanina po, masayang-masaya ako. Hindi lang kayo, siyempre, of course, ako po. Kasi po, yung bang siyan-siyan ang puso ko habang inawit po yung mga chorus kanina. Alam niyo, pakiramdam ko yung sarili ko nandun sa, sa mission. Kasi po, yung mga inawit po kanina na mga Tagalog song, na worship song, ay... Ito po yung amin, kumbaga ito po yung lagi naming inaawit doon po sa mission work po eh. Lalo na po pag may oras ng pananambahan sa Panginoon. Lagi po naming inaawit po yan, kaya nagre-reflect sa main ko yung pangyayari na doon ako sa malayong bayan. Kaya salamat sa Panginoon at lagi sumasariwa. Ayan o, sa puso natin yung mga awitin na yan, kaya nakakatatso. Amen? Opo. Kasi kung pag-aaralan natin mabuti yung awit na yan, para bang kung titignan mo, sinasalarawan ng Panginoon ang buhay mo eh. At doon mo makikita kung gaano kadakila ang Panginoon. At ikaw mismo makakasagot din sa sarili mo sa patungkos sa mga awit na yon. Kaya purihin ang Panginoon po. Okay, kaya salamat sa Panginoon. si Pastor Felix, sabi po niya nung last Sunday, tinanong niya ang church kung kayo nagkapinayan po. Excuse lang po. Yan, tinanong ni Pastor Felix kung kayo nagkape na. Dito po sa atin, ito naman ang tanong ng Panginoon. Kayo ba'y kumain na? Yan po. Dito po kasi mababasa natin sa 1 Timothy 4:6, sabi po rito, pagkain spiritual mula sa mga salita ng pananampalataya. Ang pag-uusapan po natin dito ay, tayo po ay mananampalataya. Ayan po. Alam niyo po yan, lahat po tayo mananampalataya na sa Panginoon. Sa Isaiah 48, sabi po roon, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Bakit po? Kasi sinilarawan po roon sa unang talata ng Isaiah 48, sabi po roon, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Dadapat ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya minamahal kong ating pag-aaralan, ito salita ng Diyos, sa bawat salita na meron nagsasalita sa harapan po natin, ito po yung mga lingkod ng Diyos na hindi nag-aangkin at tinawag ako ng Diyos na bilang mga ngaral. Parang may mali po ron. Kaya ako nasabing may mali, kasi may mga nangangaral, ako'y tinawag ng Diyos para mangaral. Hindi po. Lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon na kumilala sa ating Panginoon Jesu Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Yung salita ng Panginoon, tinarak na sa isipan yan. Sabi nga doon sa ibang mga talata, ang salita mo Panginoon itarak sa aking kaisipan at ay yung mga salita ay isulat sa aking mga puso, sa aking puso. Yun po. Ginawa ng Diyos yun since na kayo ay naging mananampalataya. Ibig sabihin, nang kayo po ay tumanggap na sa Panginoon. I have a question. Lahat ba rito ay tumanggap na sa Panginoon? Praise the Lord. Tandaan niyo po dyan, ang pagtanggap sa Panginoon, hindi sa nguso, sa puso. Dahil malagas sa Diyos, pagkakinilala mo si Kristo Jesus sa iyong puso, bilang iyong Panginoon tagapagligtas, kaisa ka na, Colossians 2:6 po. Kaisa ka na ni Kristo.
Yamang tinanggap nyo si Kristo Jesus, yamang tinanggap nyo ang Panginoon sa Kristo, si Kristo Jesus sa inyong puso, bilang inyong Panginoon, kaisa ka na. Ibig sabihin nyo, si Kristo na ang nasa puso ng tao. Siya na yung nagahari doon, siya na yung nasusunod doon, siya na yung pinakikinggan doon. Yan. Siya na ang pinaglilingkuran, hindi ang ating sarili. Salamat tayo sa Diyos, yung sarili nating ito na mahina, still, pinakakain tayo ng salita ng Panginoon. At doon sa salitang yon, lumalakas yung ating katawang mahina. Kumbaga, hindi yung katawan eh. Sabi, mahina ang katawan, manalangin. Pero mahina ang espiritu, kailangan manalangin. O kaya mahina ang espiritu, mahina ang katawan, pakinggan ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, iyan ang magiging pagkaing espiritual. Ulit po, sabi po sa 1 Timothy, pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya. Ayan po. Okay, malinaw po ba? Kaya po rin ang Diyos po. Kaya tayo po, bilang mananampalataya, naging ugali na natin, naging habit na natin, na hindi natin makakalimutan ng Panginoon every Sunday. Why? Eh, pastor, nandun ako sa Quezon, nandun ako sa ganun bayan. Uy, naniniwala ako sa Diyos na kahit saan kang lupalop mapunta o dalhin ng Panginoon ang paa mo o sarili mo, nakatarak na sa ang salita ng Diyos sa puso mo. Hindi mo na may iwabaglit yan. Hindi mo kayang alisin yan. Maliban malamang aalis sa puso mo ang Panginoon kapag ang isang tao ay bumalik sa dating ugali. Ano yung dating ugali? Na kung minsan, ito po, dadagdagan po natin. Dating ugali, naglalarawas sa tao to nang bumabalik siya doon sa ugali na mahalay, ABS, alak, babae, sugal, ganun po. Lasinggero. Pastor, uminom ako. Ininom ko red wine. Good for the heart yan. hindi ko sinasabi ng Panginoon na maglasing kayo eh. Kasi po, si Pablo, saka si Timothy, sinabi ron ni Apostle Pablo, Timothy, uminom ka ng konting alak. Hindi sinabi ron, maglasing ka oh. Upang maibsan yung paninikip na sikmura mo. Kasi po, nung panahon yun, nandun sila sa ilang na lugar at sila po ay magmi-mission. Sobrang lamig, kailangan uminom siya ng konting alak ko. Pero ang prinsipyo po ng Bible, I forgot the chapter and verse. Alam niyo po ba yung mga lasinggero? Daan ng kapahamakan. Sabi po ron, sa lahat ng manginginom o naglalasing, daan ng kapahamakan. O kaya, mga naglalasing, walang ano, kumbaga, sinisira yung iyong personalidad. Alam niyo po ba yon? Yung pagkatao mo? Wow. Alam niyo, patawarin ako ng Diyos. Oh. Pastor, hindi ka ba uminom? Uminom ako at the age 12 years old. Ganyang karami na Gino. Tapos binuhusan ko na maraming 7-up. Saka maraming yelo. Hindi ko naramdaman yung alkoholo. Pero since then, bagamat talagang hindi ako uminom, ang totoo, forgive me, naduwal po ako ron. Kaya mula no, sinumpa ko po yon. Well, hindi mismo ang saya sinasabi, kailangan din ng tao ang alcohol. May mga paliwanag ko sila ron. Pero sila, mismo ang doktor, sa sobrang alcohol sa katawan, hindi niya kayang gamutin ang kanyang katawan. Meron nung kakilalang doktor, ganun po. Sa sobrang inom ng alak, hindi niya na, doktor na siya, hindi niya kayang gamutin. Bakit? Hindi niya na mapigilan yung pag-inom mo. Yun, nakakasira ng pagkatao po yun. Okay. Well, yun idagdag ko lang po. Ang pinag-usapan po rito, ang pananampalataya. Yung salita ng Panginoon, which is yung salita ng Panginoon. Marahil kung walang salita ng Diyos, walang pananampalataya ang tao. Sino sasampalatayanan nila?
naniniwala sila sa Diyos. Yes, may Diyos. Pero ano yung paniniwalang nila sa Diyos? Kailangan pala, kung ikaw'y naniniwala sa Diyos, mayroon kang pananampalataya. Yung pananampalataya, nagmumula sa ikibotura ng ating puso. Yun po. Yun lang ang gusto ng Diyos. Sa puso nagmumula. Ayan po. Sabi po sa Marcos, ang bayan ti ginagalaw ang kanilang mga labi, dapat hindi ng kanilang mga puso na nagtuturo ng utos at aral ng mga tao. Ayan po. Kaya ang pananampalataya po, kung kinilala mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon Jesucristo, everyday na ng buhay mo yan. Hanap-hanapin mo lagi yan kahit saan kang pumaroon, yung salitang yon. Para bang kalagaya mo bilang mananampalataya, para bang uhaw na uhaw ka lagi. Ako po, naniniwala po kung bakit kayo narito. Kasi naniniwala po ako na uhaw kayo lagi sa salita ng Panginoon. At second time na lang yan, yung makita nyo yung mga kapatid dito. At kung makita nyo sila, nakapagpapalakas sila sa inyo. Amen? Opo. Kaya salamat sa pananampalatayang ito. Pananampalataya sa Diyos na buhay, mula sa puso. Salamat din po sa inyo, yung katapatan nyo sa church, sa organization, iyan po. Nandiyan po ba kayo? Yung loyalty nyo sa inyong pastor, higit sa lahat, yung loyalty nyo sa Diyos po, ayan po. Yun ang maganda po. At yun ang ninanais ng Diyos sa bawat nilalang. Hindi lang po tayo. Maging malapit ang tao sa Diyos. Hindi lang malapit, mas malapit pa. Yun ang gusto ng Diyos sa tao. Ang mahirap po, kung kailang wakas na ang buhay ng tao bago magwakas, saka palang maalala ang Diyos po. Okay, bago po tayo pumasok sa salita ng Diyos, so bibigyan ko pa muna kayo bilang relevant to. Meron nung sa Luciana po na isang matanda. Kala niyo yung matandang yon? Solid yon, solid na RC. Okay. Every time na dumaraan kami ron kasama yung mga kapatid sa Panginoon doon sa kanilang house, kinakawayan nun namin yon. Pero hindi namin kinakausap. Eh, paglakpas po namin, sasabihin ko doon sa mga kapatid, sa tagaro sila, hindi natin kinakausap yun ah. Eh, kumakaway. Baka kailangan tayo, sabi mo ganun. Alam niyo po ba, the next, sabi ko, sige, okay, the next Saturday, dumaan tayo doon. Pagka nakita natin doon, kinawayan tayo, pumasok na tayo doon sa house kahit di tayo pinapapasok. Siguro po, yung house niya, yan po, hanggang likod na yan, o parking area. Kasi merong ano eh, meron pong right of way. Kumbaga, pero sakop pa rin niya ng lote yun. Okay. Excuse po. Kaya po, nang tinawag po kami, sabi niya, sabi ng babae, nananabik ko kayong makausap. Nagtaka yung mga kapatid sa panin, bakit? Kasi nabalitaan ko na kayo ro'y mga born again, doon daw yung chapel nyo, ganun-ganun, San Pedro. Opo. Kaya nananabik akong makausap. Gusto kong madinig sa inyo, ano ba yung pagiging born again? Pangalawa, aaminin ko sa inyo, may nararamdaman ako sa katawan. Alam niyo po ba, na ipaliwanag na maayos, yung karamdaman, no, naging second time mo, kasi nakita namin, yung palampaan niya, hindi namang galis eh. Para bang nalalapnos na hindi mawari. Ngayon, nagkataon, no, sinama ko Sister Conching. Sabi ko kay Sister Conching, pahiram mo ng langis habang pinapahiran mo. Ipag-pray muna natin. Alam niyo po ba, gumaling po yung sakit niya sa paang ganun. Eh, lumalaki na yun eh, na makita ho namin. Yung pala, kaya siya nananabik na makita, makausap kami, gusto niya pala, ipanalangin yung kanyang nararamdaman. Kasi sabi yung manugang niya, tatawag tayo ng ng pare. No, gusto ko yung dumadaan dyan eh. Balita ko kasi, mga born again yun. Wow. Ayun po. Ang pagiging born again pala, nakikita sa buhay mo.
masayahin ka. Kumbaga, humble ka, ganon. Kumbaga, mapagbigay ka. Kung may tutulig sa iyo, okay lang, para bang wala lang. Bagamat naranasan namin yon sa pagiging missionary, pero okay lang. Pero ang mahalaga ron, iniingatan po namin na huwag mapulaan ang Panginoon. Mahalaga po yun. Kaya ko to sinabi ko sa inyo kayo na, anywhere, sama kayo naroon, huwag niyong kalilimutan na mayroong Panginoon kayong nakilala sa puso nyo bilang inyong Panginoon ng inyong buhay. Makikilala kayo ng tao na kayo ngay sa Panginoon kung ang buhay nyo ay nakikita ang Panginoon po. Amen? Okay, purihin ng Diyos po. Yan pong ating pag-aaralan ngayon. Faith, pananampalataya. Actually, mga kapatid, aminin ko po sa inyo, may inienda talaga ako ng isang, doon sa Colossus po, yun po. Hindi ko na ipagkakaila. Inienda ako doon sa Colossus po. Pero, nung umulan po yung Martes, ay sabi ni Sister Rosel, Dad, nakita ko, para bang ano, excuse po, ang haba ng binabasa mo, oo, kako, ayos na ito, kako. Dad, marami tayong activities sa church. Pagpe-pray yung mga ano, yung mga Mother's Day, mayroong communion, tapos magme-message pa. Dad, mahaba, tingin doon niya, mukhang mahaba yung pinaprepare ko. Tapos po, nung umulan ng Martes, naglilinis ako ng bubong, biglang nag-reflex sa, para bang may bumulong, marami kang gagawin sa Sunday. Sabi ko, Lord, oo nga pula, no. Meron ka doon sa notes mo. Bakit yun di mo tingnan? Sabi, ano yung mutik na magreklamo? Ako mutik, personally, mutik na ako magreklamo. Lord, isang buwan kong pinagtsagaan to. Tapos eto, bigla palang, hindi pala kalooban mo. Kailangan pala, meron ka palang isa pang message na ibibigay sa akin. At noon pa man, inihanda mo na pala itong message nito. Hindi ko napapansin. Actually, ganun po ako eh. Pagka meron po ako kahit na sino man nagsasalita rito habang nasa likod po ako. Pag may nabasa ako ng isang talata ho, gawa agad ako. Kasi ho, may ugali talaga ako, mahilig magsusulat eh. Hindi naman ako sekretary, basta may ugali ako, mahilig magsulat. Lalo na po kung may revelation na pinararating ang Panginoon. Sulat na ako, sulat ho. Isa sa mga natutunan ko yan na sumunod ako sa Panginoon. Kaya may mga times, sinasabi ng pastor habang nagba-Bible study kami, nandun pa sa kabilang, nandun pa tayo sa highway. Pagkatapos ng Bible study, sasabihin yung pastor, lalapit sa akin, mukhang busy ka, ano ba ginagawa mo? Sabi ko, pastor, pasensya na po. Pinapakita ko sa pastor yung ginagawa ko. Yung sinasabi sa Bible study, pinag-aaralan sa Bible study, eto po, pastor, sinusulat ko. Nagulat si Pastor Pape. Ganun ba? Oo. Kaya kung once na nakita niyo ako, nakayuko at nagsusulat, abala ko, hindi sa maraming bagay. Abala ko doon sa spiritual na kalagayan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi ba si Maria ganun? Na dumating ang Panginoon sa tahanan ni Maria at ni Martha, si Maria, sinabi niya, pinapasok ang Panginoon. Pagpasok ng Panginoon, nakaupo ang Panginoon, si Maria, nakaupo sa paanan ni Jesus Christ at nakikinig ng salita. Samantalang si Martha, abalas sa maraming bagay. Nagreklamo pa nga eh. Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na tulungan ako ng aking kapatid na Maria. Eto, nakakalungkot, sinagot siya ng Panginoon. Martha, Martha, nababagabag ka sa maraming bagay. Nakakalungkot po yun. Yun ang ayoko. Yun ayokong dumating na marinig ko yung tinig na yun. Nasabihan ako ng Panginoon na babagabag ako sa maraming bagay. Eh wala naman dapat ikababag, di po ba? Pasensya na po doon sa salitang yun. Wala naman dapat maging nababagabag ka.
Dahil yung mga tao na babagabag, alam niyo po ba, trabaho ng kaaway sa atin yan. Kaya kung nababagabag ka, espiritu ng kaguluhan o espiritu ng panggugulo, in the name of Jesus, lumayas ka sa tabi ko. I command you, get out in my side, in Jesus' name. Ganun lang po kasimple. Aalisin sa inyo yung kayo'y nababagabag. Kundi ipapalit ng Panginoon sa inyo yung focus nyo sa Panginoon. Okay, tuloy po natin ito mga kapatid. Ito po yung mensahe. Isang talata lang po ito sa Santiago 1:12 po. Chapter 1, verse 12. Hinili ko po, tumayo po tayo. Sabay-sabay natin itong basahin para sa Panginoon. Okay. Kung handa na kayo, bibilang kong tatlo, sabay-sabay natin basahin para sa Panginoon. Amen? 1, 2, 3, basa po. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita. Excuse me, makakapuno po kayo. Pagpumanin niyo po kung ang inyong lingkod ay naubo. Kasi po, ngayon po yung panahon ng na sobrang init po. Tapos nadagdagan pa yung init ng katawan, nakakainom mo tayo, ay medyo konting malamig, ayun po, epekto. Well, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Bigyan ko kayo ng munting awit po. Para sa Panginoon, yan o. Daming niya ring pag-ibig aking hinihiling, sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuukol. Minsan lamang ang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa uling pintig nito. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'ki dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'ki dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Okay, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyo. Ito po ang ating pag-aaral ngayon. Sa Santiago 1:12, ayan po, ulitin ko po. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ayan. Kung ating bibigyan ng konting background, lahat po ng tao ay may pagsubok sa buhay. Amen? Bakit kaya? Kasi normal kang tao. Samantalang yung mga abnormal na tao, at kayo nakakita rin sa mga tabing kalye dyan, makarinig lang ng tugtog, kung ano tinutugtog, ganun siya ng ganun. Abnormal eh. O kaya, meron na mga abnormal na tao, ngiti lang ng ngiti. Ngiti lang ng ngiti, ganun o. Kumbaga, sa kanila, parang hindi nila nararamdaman yung mga problema o pagsubok. Kasi abnormal sila mga tao. Kumbaga, kulang ang kanilang mga pag-iisip. Samantalang, tayong mga normal na mga tao, kumpletong ating pag-iisip. Nakunyo yan?
Maliban malamang kung nagiging negative ang inyong pag-iisip. Pero sa totoo, kumpletong ang iyong pag-iisip, pagkatao, kasi normal kang tao. Hindi ko sinasabi yung abnormal na mga tao ay hindi kumpleto ang pagkatao. Kaya lang, merong depekto. Samantalang tayo mga normal na tao, naniniwala po ako, wala tayong depekto eh. Magkakaroon lang ng depekto yan pagka ikaw ay taong ilusyonado o ilusyonada. Opo. Kaya nakakaroon ng epekto kahit normal kang tao. Well, bilang normal na mga tao po, tayo ay nagdaramdam, dumaranas sa mga pagsubok na yan, mga problema. Bagamat sinabi sa 1 Corinthians 10:13, kung dumating sa inyo ang pagsubok o tukso, problema, gagawin ang paraan ng pag-ilag. Ayan. Ilag o ilag. Kasi darating at darating ang mga pagsubok o problema sa bawat tao. Eh maraming tao, pagdating ang pagsubok o problema, wow. Para kang pinana. Bull's eyes agad. Sa pulo. Kaya nasasaktan, nagdaramdam. Doon sa mga problema at pagsubok. Kumbaga, hindi kayang malampasan. You know. Hindi kayang mapagtagumpayan. At dahil hindi kaya, itong mga taong to, nagsasuffer ho. Nahihirapan. Na-stress. Nakakalungkot ho. Natatakot harapin ang problema. Na dapat sinabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 10:13, na dapat tapat ang Diyos, sa huling talata po, na dapat tapat ang Diyos na hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi ninyo kaya. Kaya mo yan, sabi ng mga Kuranyo. Adya. Kaya mo yan. Eh maraming mga tao, kinakaya, pero ang totoo, kinakaya, ayaw kayanin. Opo. Kala niyo po ba, natural yan, katulad sabi sa inyo, natural yan bilang tao kayong normal. Pagsubok o problema darating. Pero kailangan, no, ikaw na mismo, mag-a-adjust ka dyan. Dahil kung di ka marunong mag-adjust dyan, paatras, at pursapul ka sa pursa problema at pagsubok, ikaw mahirapan. Pero kung nag-a-adjust ka dyan, physically, mentality, hindi ka maapektuhan. Amen? Opo. Di ba, pag may problema, iniisip mo agad yun. Normal kang tao eh. Sakit sa ulo. Pero pagka ikaw ay mananampalataya, Lord, I have a problem. Ikaw na bahala, Panginoon. O, di sa bagad ng problema mo. Bakit gagawin ng Panginoon? Anak ke, hindi kanya pababayaan. Aagapayan ka pa. Ganong kabuti ang Diyos po. Eh, anak ka ng Diyos. May karapatan kang sabihin sa kanya kung ano problema mo. Kristiyano, yun po ang isa sa mga nakikita ko natin pag konting pagsasalarawan dito po sa ating binasa. Sabi po, ulitin ko po, pinagpala, wow, ang ganda ng word. Simula pa lang, pinagpala, wow. Nakaka-bless talaga ang Panginoon. Pinagpala ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niya malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay sa Panginoon, sa mga umiibig sa Kanya. Wow! Kung titingnan niyo po yan, Christian, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Ganon, pinahalagahan ng Diyos ang taong mananampalataya. Kasi ang aking alam, pagka ikaw'y mananampalataya, anuman ang gawin mo, anuman ang iisipin mo, sasabihin mo, binibigay mo lagi sa Panginoon. Humingi ka lagi ng katwiran ng Diyos. Humingi ka lagi ng karunungan ng Diyos. And the first, sa Santiago po, first, sinabi po Roman 5, kung nagkukulong ng karunungan, humingi na may pananampalataya. Ganun po ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ikaw lang siguro may pagkukulang. Eh, ayaw ng Diyos sa atin yun bilang mananampalataya. Paano natin makakamtan ang buhay na walang gan ng gantimpalang yun? Kung ating mga sarili, pag ganyan-ganyan lang. Kumbaga,
Walang katiyakan, walang kasiguraduhan. Madali kang madala ng mga pagsubok o problema mo. Wow, ang nais ng Diyos, magpakatatag ka. Sabi po sa Colossians 2:7, magpakatibe ka, magpakatatag ka. Yun ang nais ng Diyos. Doon pa lang, pinaalam na sa atin ng Panginoon ang maging posisyon mo bilang ikaw'y mananampalataya sa Kanya. Hindi sinasabi ng Panginoon, bahala ka, hindi. Kundi sinasabi ng Panginoon, hinihimo ka, in-encourage ka na maging matibay ka, maging matatag ka upang makamtan mo yung buhay na walang hanggan na inenda ng Panginoon sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Isa na po kayo doon. Kayo po isa sa mga umiibig sa Kanya, sa Panginoon. Tatandaan po natin yan. Amen? Okay, purihin ng Diyos. Tatlong bagay lang po ito. Excuse po. Ang tema po ng ating pagpupulo ngayong umaga ay pananampalataya. Ang pananampalataya po sa Greek po ay, ang kahulugan po ito ay pistis. Sa Hebrews naman, sa Hebreo, ang kahulugan po nito ay imuna. E-M-U-N-A-H po. Imuna. Ayan po. Kaya, sa ating pag-aaral, bibigyan po natin tatlong mahalagang bagay. Una po, ang tanong eto, mahalaga ang tulong ng Diyos. Amen? Mahalaga po yun. Naalala ko si Brother Oli, misa sa sinabi niya sa akin, alam mo, bro, ganyan kami kumagtawga ni Brother Orly. Nasusurkat yung Brad, bro na lang. Pero mananampalataya kami. Alam mo bro, mahalaga talaga tulong ng Diyos. Ay oo, kako. Dahil wala nang maaasahan ng tao kundi ang Diyos lamang. Kung sarili mo, kaisipan o lakas, kapangyarihan. Excuse me, bago natin ituloy ito, meron akong kaibigan na ikwento niya. Meron daw siyang kaibigan na napakayaman. Napakayaman. Talagang kumbaga, hindi basta-basta eh. Sabi niya, Sir Roger, yung problema ng kaibigan ko yun ay ang laki, pero mayaman yun. Hindi lang mayaman, napakayaman. Sabi ko, nakakilala na ba sa Panginoon yun? Kasi pero dinuktong pa niya, mayaman, pero mayaman din sa problema. Bakit? Wala kasing Panginoon eh. Tayong mga Kristiyano, mahirap, mayaman tayo, pinagpala tayo, yumaman pa tayo na yumaman, masaya ang buhay natin kasi nasa Panginoon tayo. Amen? Samantalang yung mayaman na yon, wala. Walang kasiyahan, pero sobra-sobra naman ang kayamanan, sobra-sobra pa rin ang mga problema sa buhay. Walang kapayapaan. Hindi nila kailangan ng tulong ng Diyos kasi dahil ang dinudyos nila ay ang kanilang mga kayamanan sa lupa. Yan ang tao ng sanlibutan. Ang mananampalataya, ito ang posisyon ng Panginoon. Mahalaga ang tulong ng Diyos po. Yan ang gusto ng Diyos sa bawat tao. Una, trust God, tiwala sa Diyos. Yan o. Kaya may awit tayong, magtiwala, tumalimang kusa, kay Jesus liligaya, ang tumitiwala. Tiwala, magtiwala sa Diyos po. Yun po ang unang mahalagang tulong ng Diyos. Dahil pinagpala ang taong mananatili nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok o problema. Yes. Naalala ko po yung kwento ni Pastor Papa. Oh, forgive me. Merong isang unggoy, dumating yung malaking bagyo. Hindi alam yung unggoy dahil natataranta yung, malakas pa yung ulan, natataranta yung unggoy, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nung makita yung unggoy, yung punong yun, doon siya pumunta. Dahil alam niyong unggoy, safe siya ron. Alam niyo, gagawin lang ng unggoy, kakapit siya ng ganyan sa puno. Ganun nga ginawa ng unggoy.
kahit na sinusway ng halakas na hangin o ipo-ipo at ulan yung punong yon, nagaganon, kasama yung unggoy na gumaganon, pero never na bumitaw yung unggoy na yon sa puno. Natapos ang baha, natapos ang ulan, natapos ang unos, nakababa ng maayos yung unggoy. Ligtas. Kasi nagtiwala doon sa puno. Christian, pinapakita sa atin ng Diyos na malaga ang tulong niya. Siya ng ating makakapitan. Sa kabila ng mga sitwasyon natin sa buhay, maliit, anumang sitwasyon yan. Opo, maliit na sitwasyon. Nais ng Diyos, magtiwala ka. Ibig sabihin, pang nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka magwala kang doubt. Amen? Kung may doubt ka, may problema ka sa kaisipan mo at damdamin mo. Pero ang malaga sa Diyos, pangawakan mo sa Panginoon yun. Wala kang rancho sa puso. Maraming tao ganun eh. May rancho na sa puso, may rancho pa sa pag-iisip. Nawawala yung tiwala sa Diyos. Kaya minsan sasabihin siguro ng Diyos, sinusunod mo sarili mo, di sige. Sakit sa ulo yun, pagka sinunod natin ating mga sarili. Pero was na kumakapit ka sa Panginoon, ano mas sitwasyon sa buhay, sinasabi mo sa Panginoon yun, hallelujah. Naroon mga kapatid ang tulong ng Diyos sa iyo. Marahil hindi agad-agad, yes. Marahil yung oras na mismo yun, amen. O kaya personally sa puso mo, dahil wala kang alinlangan doon, mararamdaman mo yun na hindi ka nag-iisa, nandun ang tulong ng Diyos. Actually, yung mga pagsubok o problema niyan, kaya mong lampasan yan. Amen? Ako po ay tila maiyak. Kasi po, kung babalikan ko po yung nakaraan sa buhay namin mag-asawa, wag na doon sa pamilya. Sa pamilya ko po, talagang pasan ko ang krus. Dahil ako ang panganay, pito ko magkakapatid. Tumatayo na kahit na may asawa ako, ako pa rin yung padre de pamilya. Pasan ko ang krus. Sabi ng aking ina, parang baliwala lang sa iyo. Ay, kasi nililibang ko sarili ko. Ayoko nung, timano, forgive me ho. Ay, sinabi ko sa aking ina, ayoko kasi ng ganitong buhay. Buhay na mahirap po. Ayoko. Kaya nagalit sa akin yung aking ina. Yabang mo. Sabi ko, oho, salamat po. Hindi niya ba napapansin? Every Sunday, sa lahat ng kabataan dito sa lugar namin, natin pala, ako lang yung umalis kada linggo. Pumupunta ako sa Church ng Concepcion. Naging habits ko na po yun. Kaya sabi ko sa aking ina, kailangan ko yung lakas mula sa Panginoon. Kailangan kong tulong ng Diyos eh. Kung sa akin lang, wala akong magagawa. At kung titingnan ko yung kahirapan natin, tingin ko talagang hindi tayo makakaahon. Dahil sa dami namin magkakapatid. Pito po kami magkakapatid. Ako panganay, pero lumalabas ako bungso dahil ako maliit na tao. Opo. Kasi sabi ng aking ina, sige, kung mabuti sa iyo, gawin mo. Kaya ako, sabi ko sa aking ina, huwag niya sasabihin mayabang akong tao. Mayabang ako, sarili ko. Dahil kasi gusto ko may patunay sarili ko na kahit hindi pa ako mananampalataya noon, na hindi ako pababayaan ng Diyos, lagi matawi sa labi ko yun na alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi naniniwala ako sa Diyos. Sabi niyang aking ina, sige. Sabi gano'n. Kaya salamat sa Diyos. Natira kami doon sa lugar na mag-asawa. Natira kami doon sa lugar 1975. Nakakapraso, kinukwento ko sa ating kapatid, 6x8. Pag nakatabi kami ng kanal, yung mabahong kanal, pumapasok doon sa loob ng house namin. Nakapo. Kadiri, sabi nga, kadiri talaga. Salamat sa Panginoon. Yung mga anak ko, hindi ginalis. Yung kapitbahay namin, sila ginalis. Opo, kasi yung panahon na yun, 1975,
75. Nandun po kami hanggang 1979, December po. December 29, 1979, nandun po kami. At December 20, January 1980, inalis kami ng Panginoon doon. Just imagine ganong kabuti ang Panginoon. Abang nagtitiwala ka sa Panginoon, yung tulong ng Diyos dyan, dumarating na hindi mo inaasahan, magugulat ka na lamang. Kaya po ako naiyak nyo kasi po ano eh, one time kasi pumaster si Pastor Papa, 1979, September, sabi ko kay Esther Conching, yun ang tao ng Diyos. Biro mo sakripiso niyon. At hindi siya nahihiya. Kasi pag pumasok ka sa house namin, magkakasalubong ngayon tuhod, kailangan umalis ka. Ganun kasikip yung amin. Kumbaga, yung sala. Masasabi sala. Tatlong upuan lang, pag may ka-up ka, tapat ka. Magkakabunggaan pa yung tuhod. Wow, salamat sa Panginoon. Inalis kami ng Panginoon doon. Kaya sa akin po, isang bagay po, nung ako'y di pa mananampalataya, ang lagi ko sinasabi sa aking ina, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos, tutulungan ako ng Diyos. Wow, nasa puso ko na yun. Eh, totoo kasi, awang-awa sa akin yung aking ina. Hindi raw ako nagre-reklamo. Sabi ko, basta akin, trabaho lang ako, kung kailangan ng tulong, sabihin nyo lang. Turuan nyo lang yung aking mga kapatid. Ayan po. Okay. Kaya mga kapatid, mahalaga ang tulong ng Diyos. Yan. Dumama sa pagsubok, ang Diyos pa rin ang hinihinga ng tulong. Amen. Bakit? Para sa kanila, mahalaga ang tulong ng Diyos. Oh. Kaya mga kapatid, kailangan ikaw ay mayroong trust kay God. Amen? Baka naman ang trust natin sa God, eh, trust ka ngayon, bukas, hindi na. Yung nga sinasabi ko sa inyo kanina, huwag kayong magdadoubto. Huwag kayong mag-aalinlangan. Basta yung tiwala mo sa puso mo, hindi mo babaguhin yun. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung inyong mga pangailangan. At once na humingi ka sa Panginoon ng tulong, kung God's time, kalooban ng Panginoon, mangyayari yun. Dahil sa panahon na araw, ukol kita'y dininig. Sa panahon na kalugod-lugod, kita'y pinakinggang narito. Ngayon ang araw na ukol. 1 Corinthians 6:2. Ganun po ang Diyos. Hindi ang kilos ng tao sa paningin ng Diyos, ang isipin ng tao, hindi nawawaglit yan. Kung sa panahon na dumaraan ka sa matinding pagsubok o problema, malalampasan mo na andyan ang Diyos na pwede mong hinga ng tulong. Amen? Kaya malaga ang tulong ng Diyos. Basta, unang-una, ikaw ay mag-trust o magtiwala sa Diyos. Yan o. Dahil siya lamang ang sandigan at mapagtitiwalaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. At wala kang agam-agam dahil meron Diyos na iyong mapagtitiwalaan kung ikaw ay patuloy na magtitiwala sa Diyos. Yun ang una ho. Mahalaga ang tulong ng Diyos dahil ang una, tiwala sa Diyos. Amen? E tiwala ba kayo sa Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Second, mahalaga ang tulong ng Diyos. Maniwala sa Diyos. Believe God. Alam ko po, lahat buti rito ay naniniwala sa Diyos. Dahil kung di kayo naniniwala sa Diyos na nakilala niyo sa iyong buhay, wala kayo rito. Eh, pastor, yung iba mga kapatid, wala. Naintindihan po natin yan. Dahil yan po, kahit na wala sila rito, nakahuko sila doon sa YouTube na yun, sa media, okay. Kaya, nandun pa rin sila. Nakikinig pa rin sila. Kaya sabi po dito sa ating ikalawang mahalagang tulong ng Diyos, maniwala sa Diyos. So, kaya yung mga kapatid natin, kahit wala rito, naniniwala sila sa Diyos. Kahit wala sila ron dito, nagagamit ang media po. Malaking tulong po ito. Malaking bagay. Kahit na yung mga kapatid natin yan, iba ay nasa banig ng karamdaman. Malaking bagay po sa kanila ito.
yung mapakinggan nila o makabahagi sila doon sa salita ng Panginoon. Na sa salita ng Panginoon na kanilang paniniwala na ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan. At higit sa lahat, nagpapatawad ng kasalanan. Kapag ka ikaw ay naniniwala sa Diyos. Yung Diyos na nagmamahal sa iyo, yan, nagaano mang kalaki ang pagsubok sa buhay, naniniwala ka sa Diyos na nagmamahal sa iyo, ganong kanya pinahalagahan. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, huwag mawala ng pag-asa. Yan o. Kaya yun o, ikalawa, ang una, tiwala sa Diyos, ay ikalawa po ay maniwala sa Diyos po. Kaya ikatatlo po na mahalaga ang tulong ng Diyos, manampalataya ka sa Diyos, yun po. Dito po lagi sinasabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not be perish. Yan po. Sapagkat gay na lang pagsinta ng Diyos ang libutan na binigay niyang kanyang buktong anak na si Kristo Jesus, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito lang ating hinihintay. Yung pananampalataya mo sa Diyos, yung pananampalataya mo na kahit na dumaraan ka doon sa iba't iba sa sitwasyon ng buhay mo, na akala mo hindi ka na pinakikinggan ng Diyos, pero ito, nakatunghay siya sa iyo, pinakikinggan ka, huwag mo lang alisin yung pananampalataya mo sa Diyos, nandiyan ang tulong niya. Hindi lang nandiyan ang tulong niya, darating ang oras na malalampasan din natin yung mga bagay na yan sa buhay natin. Mahalaga, nakatano tayo doon sa inilaan ng Diyos na buhay na walang hanggan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Okay. Kaya ikaw, mananampalataya sa Panginoon, ito naman ang posisyon ng Panginoon Jesus. Sinabi niya, siya ang daan, ang buhay at katotohanan. Yan po. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos pagka inuna mo ang kanyang kaharian. Sabi po sa Matthew 6:33, hanapin mo ang kanyang kaharian, kanyang katwiran, lahat ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. Yun po salita ng Panginoon. Unahin mo ang Diyos, manampalataya ka sa Diyos na siyang tumatakpo ng iyong pangangailangan. Kaya minamahal, mahalaga ang tulong ng Diyos. Una, tumiwala ka sa Diyos. Ikalawa, maniwala ka sa Diyos. At ikatlo po, manampalataya ka sa Diyos. Christian, God doesn't change. Hindi siya nagbabago. Kailangan lang ay ang pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.